unleash the full potential of this game. Thank you very much. Magandang gabi sa inyong lahat mga kamachas. Narito na ang kaabang-abang na laban na naganap sa round number 10 dito sa AQ Prime ASEAN Chess Championship. Ang pinakamatindi ay sa laban nila International Master Daniel Quiso ng Pilipinas at pambato ng Indonesia Grandmaster Susanto Megaranto. Sa end part ng video, ipapakita ko sa inyo ang lahat ng naging resulta at ang updated standing. Tingnan na kagad natin ang umusok na laban na ito. Ang ginawa ni IM Daniel nag e4 at sinurpresa naman siya ng Scandinavian defense. Inaccept lang Queen takes d5, Knight c3, Queen a5. Ayan, bakit ko binilugan? Kasi meron ding line na Queen d6. Popular na rin yan. Pero dito tayo sa classical Queen a5 at nag d4, syempre develop. Nag c6, yan talaga yan para makontrol ang b5 at d5 squares. At nag bishop c4, develop with pressure kagad. Knight f6, Knight f3, Bishop f5 at nag bishop d2. Nag-apply kagad dito si IM Quiso na gusto niyang atakihin ng queen pero dead ma lang, hindi pinansin ni Mega Man kasi saan nga naman pupunta ang knight para magkaroon ng mapanganib na atake. Tinanggal pa rin ni IM Quiso. Sige, yan ang gusto mo mangyari. Napabalik Queen d8, kinapture at g-pawn ang pinangkapture mga kamatsyas. Bakit kaya? Kapag daw nag-queen takes, eto tira ng computer, magku-queen e2. Medyo malalim nga lang, no? Kasi pag queen e2, pupwedeng mag d5, capture, capture, magkaroon ng pressure sa b7, na hindi naman pwedeng capturein ng pawn sa c2, may bishop c3, maa-atake, na kapag umiwas, may d5. Malawak yan, marami, mga kamatsyas. So, maaring ito ang nagustuhan para maiba-iba naman, g takes f6, at nag c3 para solid lang ang d4, knight d7, queen e2, Bishop d6 develop, knight h4 very strong para maatake ang bishop, umatras f4. Napakalakas din ng pressure na paparating mag f5 na obliga si Mega Man na unahan na sa f5 square. May threat pa sa knight sa h4. Dinipensahan lang ang knight. Yun nga lang, yes, hindi nga naka f5 dito ang puti pero tingnan nyo po ang bishop sa g6, nagmistulang pawn na nakatungtong sa square. Okay? So dito, nag-knight f6 para kontrolin ang e4. Castle queenside. Ayan, nawala na po sa talaan ng aklat mga kamatsyas. Ang novelty ay knight f6. Ha, maibalik ko lang ha. Queen e7 kasi ang palagi ang ginagawa sa mga nakaraang laban. Knight f6, castle. Bishop h5. Knight f3, sangga lang syempre. Queen c7. Queen f1. Castle. At nag-bishop e2. Ayan, para maka-knight e5 na. Nag-king b8, knight e5 na nga, bishop takes, queen takes, at nag-h5 para may basag sa h4, nag-knight f3 para hindi makatulak yung pawn na yan. Bishop f8, interesting, bakit kaya bumalik? San pupunta, sa g7 or sa h6? King b1, bishop h6, from d6 lumipat sa h6. Ano kaya ang ibig sabihin? Nag-bishop c1, king a8. Nag c4, ayan, para may control na sa d5, knight e4, ginamit na ni Mega Man ang kanyang control sa e4 square at nag rook d3 para naman yung isang tore, po pwedeng ipatong, bishop g7, target lang sa d4, rook hd1, rook d7, knight e5, binalik, may atake at nag rook d8, bishop e3, h4, ayun na, bumasag na, kinapture lang ni IM Quiso'n, F6, pinaalis muna ang knight. Knight G6. Yun nga lang, medyo hindi nabawi ang H4. Nag-rook HE8 and nag-H5. Medyo meron akong i-rewind mga kamatsyas. Atras tayo ng kaunti, no? Bakit kaya hindi tinuluyan na capturein ang pawn sa H4? Ano meron? Ayun, okay lang naman, ano? Tapos ang white daw mag-D5. Yan ang gagawin. Medyo malalim nga lang, napasabog sa gitna, ano? Slightly better for white. Okay? Pero okay lang naman kung capturein pala. Ang ginawa kasi, nag f6, hindi nabawi yung pawn eh. Bishop h6, a3, a6, queen c2, rook c8, hanap-hanap ng mga posisyon kung paano makakaatake. Nag queen a4, rook ed8, king a1, rook d7, queen b4, queen d8, queen b3.
So, itong mga nakikita nating moves ay tipong nagpapakiramdaman. Ano ba ang gagawin mo? Parang ganun. Rook D6, Queen C2, Queen D7, Queen E2, Rook D8, Bishop G1. Diba? Pakiramdaman, mga kamatyas. Knight C5. Ayun. Nanapak. Kumbaga, namitik ng tenga dito si Mega Man. Rook H3, iniwasan lang. Siyempre, ayan, hindi pwedeng capturein. Kasi po, tatlo nang nakapatong, ha? Sa mga nanonood po na beginners ngayon, lagi nating titignan kung ilan ba yung nakakontrol sa file. Okay, bumalik knight e4. At dito mga kamatyas, mayroong matinding ginawa. Ano kaya yung interesting move na yon? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita. Knight e5, nag-sacrifice. Oh. Queen g7, umiwas lang. Bakit? Kasi kung kakapturin lang ng pawn, kulong ang rook sa d6. Okay, kumarga ng lalim. Ano? Pero dahil nakita ni Mega Man, iniwasan lang. Queen g7, bumalik ulit knight g6. Queen c7 at nag-rook hd3. B5, ayun, talagang ano na, kapag nawala kasi ang C4, makukuha ang D5 square. Rook C1, B take C4, rook take C4, nag-rook D5, at nag-rook C2, rook B8. Ayan, kanina, naabutan ko na to nung pumunta na ako sa venue, nakita ko ito mismo mga kamatyas. Nag-bishop E3, rook B7, rook D1, rook B6, rook DC1, tinarget na ang weak pawn sa C6 at nag-king B7, queen C4, queen D7, queen A4, queen D6. Ayan, dito mga kamatyas, dito ko namangha kanina. Knight E5. Pero yung unang knight E5 niya, hindi ko pa nakita yon nung pumunta ako sa venue. Ito yung nakita ko namangha ako. Akala ko unang best niyang ginawa, no? Nakita ko lang dito, ginawa na pala niya kanina. Knight e5, napakaganda. Tinanggap talaga yung sacrifice na yan. Capture, queen c7, at dito nag-bishop takes rook. Capture, rook takes c6, queen b5. So dito kanina mga kamatyas, kitang-kita ko sa mukha ni I.M. Kiso na parang na-excite na siya. Nararamdaman niya na malaki na lamang ko. Kaso hindi niya alam yung evaluation bar na ganyan na palang kalaki. Mayroon sa evaluation bar, pabor sa side niya. So nag-rook c7 check, king b8, queen c2. Malaki pa rin ang lamang. Dito kasi mga kamatyas, kung computer ang patitirahin, check na pala dyan. Pag nag-king a7, rook 1 c7. Kapag nag-king b6, rook c6 check. Kapag nag-king b7, rook 8 c7 check. Kapag nag-king b8, saka pala mag-queen c2. Papaunahin ng mga supling. Pupunta sa likod ng nanay. Ayun pala, no? Kasi, imagine nyo mga kamatyas, naku, grabing karat-rat ang aabuti ng check ng king dyan. Sa tatlong patong na yan, ewan ko lang kung hindi natamaan talaga ng rat-rat yung black king dyan. Dami na niya, no? Yun pala. Pero mangyari ito kasi, oh, may queen c2, may nakatago pang isang tore, dapat nandyan pala yan. No? Nag-bishop takes f4, ito nakita ko, ang bilis tinira kanina ni Mega Man yan, no? A4, naku. Tindi ng tira. Queen b6, rook c6, at nag-queen b7, rook c8 check, king a7, dito na naganap na queenless si Mega Man. Kinapture ang tore, capture, queen takes c1. Ang mabigat dito mga kamatyas, ito mabigat. May pawn sa h-pile. Yan ang matinding kalaban talaga. Knight e2, threatening knight b3 check, nag-queen g1 lang. So kung check, king a2 lang, wala eh. F4, ayan, para kay papaano makapanggulo, but then H6, F3, H7, bumaba rook D8, and another good move, queen G8, napakalakas, at nag-rook D4 na lang. Ayan, threatening, rook takes A4, ay nako, huwag magmamadali ha mga kamatyas, may matchas threat ang black, pag napa-excite, queen, pag rook H4, matchas, iyakan time. So ginawa dito, queen F7, check muna, king b6, hindi pwedeng bumaba, may h8 check pa. O king b6, queen takes e6 check, king c7, queen f7 check, king b6. At dito, malinis ang ginawa mga kamatyas, nag b4 para bigyan ng maraming squares.
ang king, wala nang matchas, mag-H8 queen na, ang F2 pigil, nandiyan ang queen sa likod, nag-resign dito si Mega Man. Grabacious ang laban na ito mga kamatchas, napakalaking break nito kay IM Kison. Kasi, nako, mamaya po ha, pagkatapos kong ipakita sa inyo ang standing, may kaunting interview ako kay IM Kison, wag muna po kayong aalis. Ito ang standing mga kamatchas. Resulta muna ng round number 10, nanalo si IM Bersamina kay IM Nolte, IM Kison kay Migranto, at FM Prin ng Thailand, ayun, nanalo pala si IM Taher. Tabla na yung iba. Okay, bukas ang mga maglalaban, kalaban ni IM Bersamina si GM Nguyen Van Huy, at si IM Nolte naman kay IM Kison. Silang dalawa mga kamatchas. Ito na po, pakita ko na sa inyo ang standing. Yan, nangunguna si IM Bersamina, lamang siya ng tiebreak kay IM Kison. Bakit po? Kasi tinalo ni IM Bersamina si IM Kison. Bagamat parehong 6.5 points, tiebreak eh, win over the other eh. Okay? Pumapangatlo na lamang si Mega Man na matagal leading sa torneyong ito. Pang-apat si IM Ervan at pang-lima si GM Gomez. Ayan. Pang-anim si GM Lilo, ang ating national champion. IM Yuri Chan ng Malaysia, 5 points. Pang-pito, pang-walo si IM Taher. And yan po ang pagkakasunod-sunod. Okay, so bukas ang kondisyon mga kamatchas. Kapag naipanalo ni IM Bersamina kay GM Van Huy sa malamang, at kung mananalo din si IM Kison kay IM Nolte, pagpalagay lang po natin ha, ang magcha-champion si Bersamina. Kasi tinalo niya si IM Kison dito eh. Win over the other mga kamatchas. Yun nga lang, hindi ko po alam kung tied ang score nila or tied for champion, parehong GM Norm. Yan ang aalamin natin. Kung tied ba, GM Norm pareho or yung champion lang talaga. Two ways para makuha ang Grandmaster Norm dito mga kamatchas. Maka 8.5 points ka, so hindi na nila kaya, di ba? Kasi 6.5 points lang sila ngayon eh. Possible 7.5. Or hindi mo makuha ang 8.5 points na na-compute na, kinakailangan mong mag-champion. So title tournament po kasi ito eh. Kinakailangan mo mag-champion. Pag nag-champion ka, automatic may GM Norm ka. Okay? So ang galing ng ating mga pambato, ito po ang simpleng interview ko kay IM Kison. Panoorin nyo. Hello mga kamatchas. Ayan, ating kinukongratulate ang ating kababayang pambato na si International Master and Candidate Grandmaster, International Master Daniel Kison. Ayan. Kamusta na? Katatapos lang ng game niya. Medyo talaga nai-intense pa, no? Pero pasensya na, sa istorbo na kaunti. Okay. Masayang masaya ka ba sa iyong pagkapanalo? Masaya po kasi una-una siya po yung top seed dito sa tournament at ayun po. Matindi yung naging laban mo, no? Saan mo nakita yung, or saang part yung winning position mo doon? Sa opening po kasi parang na-advantage po siya doon kasi nagkamali po ako ng opening doon sa pagka knight H4, F4, G3 ko po. Tingin ko lumamang po siya doon. Ayun, bukas ang kalaban niya, mga kamatchas. Ang kalaro niya si IM Rolando Nolte. Congratulations sa inyong dalawa ni IM Bersamina. Nanalo din siya kanina kay Nolte, kay IM Nolte. Ayun, tied sila. Anong score mo na ngayon? 6.5 po. 6.5 points. Pareho silang dalawa ni IM Paolo Bersamina. 6.5 points din. So, possible, pag mananalo sila bukas, tied kayo. Opo. Oh, bukas ang kalaban niya si IM Nolte. Ang kalaban naman ni IM Bersamina, si GM Nguyen Van Huy. So hindi pa rin easy ang kanilang mga kalaro kasi malalakas pa rin talaga yan. Pero definitely, mga Pinoy ang leading mga kamatchas. At sino man sa kanilang dalawa ni IM Pau ang makakakuha ng second Grandmaster Norm. Ayan, gusto mo ba makuha yon? Grandmaster Norm? Ayun, okay. Salamat sa Diyos. At napakaganda ng torneyong ito mga kamatchas. So suporta lang kayo, update lagi kami sa inyo. Alright, maraming salamat mga kamatchas. Muli po, pakisuportahan natin ang AQ Prime app, downloadable na sa Play Store and App Store. Makikita nyo lang ang link sa comment section below. Mag-subscribe na kayo. Once na mag-subscribe kayo mga kamatchas, napakalaking tulong yan sa Philippine Chess Community. Tutulungan tayo ng AQ Prime ng marami pang standard tournaments. Nako, imagine niyo po, maraming title tournaments na ganito
na magaganap. Marami tayong mapuproduce na mga masters, grandmasters, international masters. Nako, grabacious talaga mga kamatsas. Muli, magkita-kita tayo sa mga susunod pang videos. Maraming salamat po.